Ayan mga karosa, good morning, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 7. Ang ganda ng weather, maaraw. Mga karosa, ipagpapatuloy natin yung ating project dito sa phase 2. Yung ating ongoing project dyan. Painting, tiles installation. Halos sa matatapos na yung tiles installation natin. Konting area na lang po yung lalagyan at i-installan ng tiles. Tsaka yung mahabang gagawin pa rito, yung finishing carpentry pa para sa ating kitchen counter. Ito, nandito tayo sa labas mga karos. Bibili tayo ng epoxy all-purpose ENB. Yan, naubusan tayo kahapon para dun sa ating repair and maintenance na ginagawa natin sa floor slab. Yan, labas lang tayo. After nito, makakapagbigay na tayo ng assignment sa ating mga tropa. Bale, ito mga karos, samahan nyo po muli kami ngayong araw ng Miyerkules. And enjoy watching po. Epoxy. Bali, dito na tayo sa Lumina. Ito, kinuha natin tong owner. Bali, lalabas naman tayo para bumili po ng simento at saka ng adhesive cement para dito sa project natin. Kanina kasi, naka-e-bike tayo para mabilis po natin maibigay po sa kasama natin yung epoxy. Ito, owner naman tayo. Yan, bibili tayo ng materyales na mabigat. Alam nyo na yan, cemento, mabigat talaga yun, tsaka yung adhesive. Kaya kailangan natin ng sasakyan. Tara! Boss! Apat na cemento, tsaka apat na adhesive ABC. Pick up? Pipikapin ako. Tiyunti na kinakarga. Bali, 2,112. Yan ah. Apat-apat. Apat na adhesive, apat na semento para dun sa ininstallan ng tiles ni Louie. Yan, okay na to. Apat na ABC adhesive tsaka apat na semento. Tara. Dito na tayo. Ito yung mga binili na semento, adhesive. Yan, good morning muna kay Louie. Good morning. Master Jojo, good morning. Good morning. Kay Jamil. Good morning. Isang mga kalaman. Yan o. Kay Kuya Dindo. Good morning. Ito yung mga nagawa kahapon mga karos. Ipapatuloy ito yung tiles installation. Ayan o. Mil, patulungan nga muna si Louie. Tapos sa finishing carpentry. So ito, inumpisa nang ilipat ni Kuya Dindo yung outlet and switch natin dito kanina. Unti-sinsil na lang. Yan, may lilipat na. Tapos dito naman yung ating wine rack. Isa sa mga nagawa kahapon ito. Tsaka yun, yung sa cladding. Tiles cladding. Check uli natin mga karos kung sakali pang magkakaroon ng available. Yung pintura kayo sa all room. Pagka medyo nagtagal pa, baka magpatikla na kami rito sa mga paint center dito malapit sa amin. Mano-mano na nga lang. Gagawin nga lang nang susobrahan na lang natin ng konti. Apat na simento. Tsaka yung tile adhesive. Okay, dito naman tayo sa phase 3. Eh si JJ. Oh, good morning, Jay. Good morning. Tsaka si Bilog dito. Good morning. Ayan. Yan, pinagpapatuloy nila yung pag-a-apply ng epoxy ENB. Yan yung gagamitin namin bilang tile grout. Nung mga dugtungan ng tiles. Mas matibay yan. Compared dun sa ordinary tile grout na nilalagay talaga rito. Yan kasi hindi talaga papasokin ng tubig. Kaya bumili pa tayo kanina. Unting ano na lang yan, unting portion na lang yan. Unting akyat na lang. Tapos makikibalita tayo kay sir kung magkakaroon pa ng tulo to. Pero sa palagay namin, malabo na yan. Labo na magkaroon ng tulo yan. Tapos dito, ayusin na lang namin yung sa polycarbonate. Ayan, polycarbonate dyan.
ganda ng weather ngayon, pag natuyo yung ENB epoxy, talaga maganda yung resulta niyan. Yung ginagawa nga pala niyan, hindi yan basta-basta ina-apply. Bali ang ginagawa diyan, sinusuksok ng maigi. Yan, sinusuksok siya ng maigi dun sa mga edge. Para talagang hindi na siya lulubog. Yan, tas may hawak sila na foam. Kapag after po may pahid, yan, pinapalubog ng maigi. Tapos pinupunasan ng foam. Ayan. Yung sample pag natuyo. At yan, pati yung mga gilid. Maaksaya nga lang, pero effective naman. Maaksaya siya sa, sa epoxy. Pero effective naman yan. Bale, ito yung last day namin dito. Ayan, papalinis na lang po natin yan. Oh, yung polycarbonate. Tara lang yan, madudumihan talaga. Papalinis natin. Tapos yung yung polycarbonate na yan, nagkaroon niya ng taga. Siyempre, akyat panaog kami. Hindi naman matibay po yung polycarbonate sa tungtungan. Bali, na lang po yan, ibubulkasil na lang. Isisilant namin yung mga may nagkaroon ng tulo. Yan, nagkaroon ng tulo yan eh. Lalo na dyan na po dadaan yung tubig. Sa tuwing umuulan, dyan na talaga bagsak lagi yun. Maghahakot na lang kami mamaya rito. Yan, last day. Sana hindi na umulan para maayos na. At matapos namin ng ano. Habang maganda yung weather, maganda matapos siya kapag katuyo kaysa yung umuulan. Provide tayo ng bulkasil. Yan, bumalik tayo rito. Bali, dito, ayan, oh, nililinis na po nila JJ tsaka ni Bilog po ito. Tapos pag natuyo po yung polycarbonate, applyan po nila ng bulkasil sealant. Dali ko lang rito, Lord. Yung mga tira nga po palang buhangin, may ipapasako po natin. Gamit po natin to sa, sa may bodega. Ayan, oh. Halos tapos na sila sa taas. Kompleto na log no sa taas. Kompleto na. Malalaman natin 'to kapag may malakas na ulan. Pero ang kagandahan nito sa gawa natin, hindi na po siya no mamamahay. No, hindi na mamamahay yung tubig yun, no? Tapos na epoxy. Mga karos, yung pag-epoxy may ano rin yan, may maintenance din yan. Hindi nangangahulugan lifetime yan. May maintenance din yan. Kapag ka masyado na siyang naminipis, pero matagal. Pag manipis na, uulitin lang uli yung pagsisilyado. Yan, nilinis na nila yung polycarbonate. Tapos pwede na nilang applyan niya ng bulkasil. Bulkasil yung ipapagamit natin, hindi yung tawag dito, hindi yung silicone. Yung bulkasil, pang-backup na lang yung silicone. Tiyunti na kami magtatanggal ng gamit dito. Mag-umpisa na si JJ maglagay ng bulkasil. Patutuyuin lang ng bahagya yung yung polycarbonate para kumapit ng husto yung bulkasil. Bali, meron lang tayong bibilin dito sa hardware. Tapos diretso muna ako sa phase 2. Tara. Yan, dito na tayo. Ito yung kailangan lang natin. Yan, nilipat na ni Louie. Louie, oh. Yan. Yan na. Tiles installation. Yan, wala pa po tayong pintura sa mga wall and ceiling. Habol tayo mamaya, check natin kung magkakaroon yung all home. Yan, magpo-pull out lang kami ng gamit dun. Yan, babalik na lang tayo for update dito mamaya uli. Tara. Yan, dito na uli tayo. Malinis na yung area. Yan o. Ayos na. Si JJ nag-apply na lang ng bulkasil dito sa polycarbonate natin. Okay na. Bali, pupunta-puntahan na lang namin to para ma-check at saka syempre makikibalita tayo sa may-ari pag nakatira na siya dito.
ina-applyan nilang ni JJ ng Bulkasil to. Yung mga tech screw. Yan yung ginamit namin. Mas matagal ang buhay nito kaysa sa silicone. Follow up na lang to sa silicone. Ano? Bali, okay na tayo rito. Yan yung ating gamit to. Yan, pinulot na natin. Ayan, maraming salamat ulit sa tiwala ni Sir Romulo. Bali, ito, obserbahan natin. Ayan. Total naman yung mga buwan na to. Ito yung buwan na malalakas po yung ulan. Kaya malalaman kagad natin to kung tutulo pa. So ito, ipapaano na lang natin, pa-schedule natin to. Ngayong araw, yung hakot nito, pati yung basura. Ayan, una na po tayo. Tay, maraming salamat ha. Una na kami. Si tatay po yung katiwala rin ng susi nung bahay, kapitbahay ni sir. Ayan, una na kami. Baba na po namin itong mga gamit sa bodega. Bali si Bilog po at saka si JJ, pipesto muna ngayong araw na to para matapos yung buong araw nila, makompleto nila. Pipesto po dun sa bodega. Mag-i-install po ng tiles. Kagaya po nung mga binili ko na tiles dun sa ano, sa harapan. Naalala nyo noon, bumili rin po ako ng tiles. Ganyan din po yung ginamit sa ano, sa roof slab na ni-repair and maintenance natin. Bali ito, yun ang asikasuhin nila after break time kasi sila magtatrabaho. Tara, let's go. Tanghalian muna. Ito mga karos, kakatapos lang natin na mananghalian. Yan, nandito tayo ngayon sa bodega. Bali, shoutout muna and happy birthday kay Ryan Roon. Yan, kung tama po yung pronunciation niya. Happy birthday sa inyo bukas na darating na June 8. Yan, God bless po. Also, shoutout na rin kay Sir Gerard Jerome. Yan. Shoutout din kay Ma'am Jeremy at saka sa asawa niya na si Sir Nico Moreno. Yan, God bless sa inyo. Also, kay Sir Benjamin Morales at saka kay Marites Morales. So ito, bigay muna tayo ng update dito. Bali ito mga karos, malapit na po tayong magtrabaho sa phase 5. Yan yung kasunod natin after nitong ginagawa namin dito kay Ma'am Tet sa phase 2. Pero as of now, kinausap ko naman yung may-ari doon na medyo pagandahin lang natin ng konti yung weather. Gawa ng kada hukay ay mapopondohan ng tubig. Ano kasi tayo ron, overall yung gagawin natin. So dito muna tayo sa bodega. Eh mga buhangin. Yung iba dyan yung luma na. Bibistayin na lang namin. Ito yung pinapatrabaho kay Bilog tsaka kay JJ. Habang wala po tayong ginagawa, dito muna. Yan, hindi naman po kasi pwedeng ganun kadami dun sa site. Masyadong madami na. Puro installer na lang po yun nandun. Yung sa finishing carpentry, pintor at saka installer po ng, ano, ng ating tiles. So pagka general cleaning yan, magano tayo, magdadagdag tayo. Tapos sa ito, pinapatiles na natin to sa kanila. Kung ano yung ginamit na tiles dun sa slab ng flooring na ginagawa natin kila Sir Romulo, yun din yung gagamitin dito. Yan, may on-hand na materials na tayo dito. Ito nga pala, dinala na nila master batang dito kahapon. Kasi masyado nang masikip sa pagawaan niya. Nakiusap na ilagay mo na rito. Ayan na po yun, yung ating pinagawang aluminum kitchen cabinet na ilalagay po dyan. So ito, ipapatapos ko pa po sa kanila to, sa mga kasama natin. Kailangan ho kasi matapos yung pinaka-primer nito. Kahit yung top coat, hindi muna, basta yung primer tsaka masilya. Tapos na-observahan ko naman na to sa ulan, halos pasado naman na. Wala na tayong problema. Pati yung likod nga pala dito, kung maalala nyo sa mga nakasubaybay lagi dito sa aming channel, may issue ko sa likod nito. Nagawa na rin namin ang paraan. Kaya nagpapasalamat din ako dun sa may-ari sa kabila na pumayag sila na lagyan ng palitada. Ika nga, mas napaganda pa daw yung bahay nila. Kasi tinanggal na yung mga bakal doon. Hindi na kailangan kasi may pader na. No, diba? Pinaganda natin yung pader natin para maganda din yung sa tingnan sa location nila. Ito na yung pinagawa natin kila Master Batang. Bali, vertex to. Yan, napagastos talaga kami ni Mrs. dito kasi vertex type yung mga inilagay na aluminum. Doon ako nag-ano sa bracing. Ito, vertex para matibay. Lahat naman sa mga ginagawa namin. Pero syempre, kung ako lang tatanungin, pwede ko naman tipirin yan kasi bahay namin yan eh. Pero nag-usap kami ni Mrs. na
gastusan na daw namin. Diba? Yeah, meron pa pang ilalim po yan sa baba. Pang ilalim. Ito, meron lang inaayos si Bilog dito na konting linya ng tubig para pag binuksan namin sa main, hindi po aagos. Ayan na po yung mga materials namin dito ng tiles. 40x40, yan, may adhesive tayo rito. Tira natin nakaraan. Ayan, bali, ang pagtutulungan po nito nila ni JJ. Ayan si JJ. Wow, umaraw uli. Ayos. So, punta tayo dun sa site para makapagbigay din ng update. Tara. Okay, dito na po tayo. Bali, nakapokus na lang sila Kuya Dindo tsaka si Jamil dun sa ibang part ng lalagyan natin ng finish na finish primer. So dun muna tayo kasi wala pa tayong pan top coat. Yung ibang part dito naka primer na eh. Nalihan na lang tapos papasadaan uli ng primer. Tapos yun na, maghihintay na yun ng top coat. Tapos si Kuya Dindo naman sa... Makalay na daw muna. May papa-shoutout pala kay Kuya Dindo na nakaraan. Hindi ko nabasa. Ayan, baka mamaya maalala natin. Tapos ito, stucco finish. Dito. Yan, napag-usapan na namin ni Ma'am yung mga tungkol sa top coat dun sa may exterior ng balcony. Yan. Pinagkaubayan niya na sa akin lahat yung para sa top coat dito. Pero hiningi ko sa kanya yung pinaka-base color. Kaya abangan na lang natin. Nakikita nyo naman dito sa area kung ano na yung kulay. May mahogany, may gray. So alam nyo na yan kung ano yung kakalabasan. O, diba? Okay. Oh, mahogany. Pinto. Dito muna tayo sa tiles. Sa inaasikaso ni Louie. Wow, ganda na. Oh. Tapos ha, nailipat na ni Louie yung para sa ating wall type faucet. Yan, nasa gitna siya. Ayan. Alalay lang tayo sa tiles. Ayan o, marami pa naman. Dalawang box pa. Ayan o, dalawang box pa. Ayan o. Ayan, yung cemento, adhesive tayo. Isa sa mga na-improve kaninang umaga, ito. Yung ating wine rack. Tapos ha, may request si Ma'am Jag, gusto niya merong stopper. Pero panghuli na yan. Ano, another shelves. Papakinabangan talaga yung area kapag kaganyan. Dala na nga po pala natin yung pull-out basket. So nakagawa na si Master Jojo ng frame dito. Gamit itong 3/4 na plywood. Tapos ito, pull-out basket. Sa design namin, may drawer dito at saka rito. Sa ilalim yung mga pull-out basket. Tapos nakahiwalay yung pull-out condiments dun sa ano, sa gilid siya, banda rito. Para ba nagluluto, nandito na rin yung mga kailangan. Yan, mahilig magluto si Mama. Kaya kailangan maraming lagayan. Tapos ilipat na rin ni Kuya Dindo yung switch and outlet dito. Dito na lang yan. Sayang kasi kung nandito, sayang yung space. Kaya pinalipat ko na lang dito. Bali, nagamit ni Louie itong area na to, haluan. Diba? Kesa dun sa labas, mas hassle. Kaya hindi muna natin pinatapos para may enough space para rito. Yan, abangan pa natin yung mga magagawa ngayong araw. Yan si Jamil. Assistant ni Master Jojo. Pagkatapos nitong bahay na to, Jamil, all around ka na, no? Pasok carpenter, pintoy. All around na. Ayun na. Si Lugi. Wait, tansyahin mo lang. Baka mapabili tayo niyan para magkukulang na. Ilan, sa isang box ba ilan? Walo? Walo yata, no? Walo. Ah, sakto lang. 2, 4, 6, 8. Oh, sakto. Oo. Halos sakto tayo rito. Ayan, ayos lang. Ayos lang. Itong may pasal, saan yun? Pare-pareha lang yan. Ano? Oo, pare-pareha lang. Kuhaan mo na lang ng si Roja. Si Roja.
Ah, basag yung tatlo. Oh, pang siro ko na lang yan. Basag yan, paglabas ko eh. Oh, tatlo. Sige, dyan mo na lang muna. Kung sakaling magkulang tayo. Oh, magkulang tayo ay at least nandito lang yan. Nakaready lang. Kayang-kaya na ng e-bike yan. Mga ganyan kaunti. Yan, tuloy-tuloy lang po yung sa carpentry. Mas ano kasi sana kami, mas ahead sana kami dun sa mga pintor. No, sa dalawa. Sa dalawang pintor. Kailangan mas marami kaming nagagawa nito para pagka halos wala na silang gagawin, pwede na nilang banatan yung mga ano, yung mga kahoy. Mga finishing carpentry. Yan, sakto lang kami eh. Si Louie, yung mga ano na rin nagagawa. Tsaka si Louie, hinihintay na nung toilet and bathroom na nun sa bodega. Si Louie gagawa na sa toilet and bathroom sa bodega. OT daw, OT. Si Louie mukhang OT yan eh. Gusto lagi overtime. Ay, palibasa ko yan, wala pang asawa, no? Ang asawa eh. Pero baliktad yata kung sino pa yung ano, siya pa yung gusto mag-overtime. Ah, marami pa asawa, no? Tahimik lang. Si Louie, tahimik lang. Si smart! Eh, iwan muna natin sila rito. Check muna natin yung sa bodega. Tatot kay Idol, di nakatalabas. Wah! Di nalab, ha? Baka mamaya makasalubong mo na naman. Wala na talaga? Dead mo na. Dead mo na? Ayoko na masaktan. Tara! Baka gutom lang yan, Mil. Mga karos, dito ulit tayo sa pastry. Ayan, ha. Pero sa bahay na ni Ma'am Candy. Dito sila, Mrs. Yan, si Kuya Raven, nagmamap. Yan, winalisan na nila to. Walis na sila rito. Tapos Kuya Raven, nagmamap. Yan, si Mrs. naglilinis. Linis-linis. Sino nandun sa taas, Joy? Dalawa, si Aki tsaka si Shami. Ah, nagagamit na namin yung ano rito, yung aircon eh. Wow! Ang lamig ah! Daddy! Ang lamig ah! Daddy, come on over here! Sige, ikaw lang, ikaw lang. Ang lamig, di ako pwede. Pawisan ako. Pawis si Daddy. Ayun na. Ayos dito. Siyempre, nandito sila, Mrs. Binisita na rin natin. Hindi ko may walo. Busing sa satay. Alikabok? Alikabok? General cleaning, ha? Kaya kailangan talaga laging may tao rito. May pindutan dyan ayun, no? Para maliwanag. Ayan. Kaya kailangan lagi talaga na nabibisita siya kung walang nakatira. Kailangan na may nabisita para maglinis. Pero hindi naman ganun kadumi. Dito masyado maalikabok dito. Ayan. Maalikabok lang ng konti. Si Chanel iigi! Ayan na rin, si Chanel. Hanggang ano oras kayo dito? Mayroon na kami, uwi gabi. Sige, sige. Una na ako, ha? Dito pa na kami. Okay. Let's go. Dun tayo sa site. Bale, ito mga karos. Galing tayo rito sa Phase 6. Itong Lumina. Yan, grabe, lakas ng ulan. Pinuntahan ko po doon yung isa sa mga client natin na si Sir Vinci. Yan, kasama po yung kanyang partner. Yan, shoutout po sa kanila mag-partner. Yan, pinag-usapan namin yung total estimation ng pinagagawa nilang bahay. Bale, ito, lakas ng ulan. Sakto lang yung uwi natin, medyo mahina-hina na. Bala ko sanang puntahan yung gawa natin sa phase 3. Yun ang una kong aalamin. Kasi syempre, yung pinagawa nun, repair and maintenance. Tapos magbibigay na rin tayo ng update dito sa project natin sa phase 2.
baka hindi ko naabutan yung tropa kasi anong oras na, mag-aalas 5 na. Tara. Sarap ng laro ng mga bata, oh. Oy, tabi, tabi kayo. Mga bata. Let's go. Bali mga karosa, dito na tayo. Bali, hindi na po natin inabutan yung tropa. Alanganing oras na rin po kasi. So ito, magbibigay na tayo ng update. Update sa mga materials muna natin. Yung plywood, yung pambaking. And, alalay lang, pero baka magkulang. Ayun. Yan sa tuwing ano naman po, tuwing out, talaga naglilinis kami. Ayun. Tayo sa installation, halos na kompleto ni Louie. Yan, saktuhan lang tayo. Ayan, ayos. Bali sa ano, dito naman po kami alalay sa ginamit na tiles para sa kitchen counter. Kasi may mga sidings po yan. Tapos meron ding boardings, no? Dito sa gilid. Mga nagawa sa overall paint, masilya. Yan, marami pa kami inaayos sa masilya. Tapos sa primering, after ng masilya, applyan po uli ng primer. Stucco finish natin. Unti-unti nagkakaroon na ng korte. Yan na. Yung sarado na to. Laging na kay Master Jojo yung susi. Bar counter. Ay, sa bar counter. Yung wine rack. Framing, ayan o. May framing na rin dito. Yan, pag natapos na to, yan, kagaya niyan, tapos na. Yan lang naman yun eh. Ahabulin namin yung lining niyan. Pwede na po namin umpisahin yung framing naman dito. Sa kitchen cabinet. Ito yung cutlery tray natin. Yan. Dalawang drawer. Bali, tatlo to. Meron pa kasing isa yan dito, banda. Yan. Pull out basket. Meron din dito sa kabila. Yan. Okay. Bali, ito mga karosa. Ito lang po muna yung update. Ngayong araw po rito ng Miyerkules. Yan sa mga nagawa. Parang lumuog yung bahay. Nakakapanibago, no? Pag unti-unti na natatapos, parang lumalaki siya. Parang lumuluwag. Yan, nakikita na kasi yung forma. Alright. Ito naman tayo phase 3 para inspectionin natin yung gawa namin din. Napakalakas ng ulan na yun. Saglit nga lang. Mga gamit namin. Bali, ito mga karosa, bumalik tayo dito sa phase 3. So ito yung ginawa natin ng repair and maintenance. Tara, check natin. Dito na tayo. Napakalakas ng ulan na yun. Ay, salamat naman. Wala. Check natin. Ayan, nawala. Tuyo. Yun o. Lakas nun. Dito. Ceiling. Yun o, wala na. Tuyo na siya. O, diba? Nice one. Siyempre, maraming salamat po sa tiwala ni Sir Romulo sa atin. Maraming salamat. Tsaka sa mga gumawa din dito na nakasama natin. Kaya maraming salamat sa tropa natin. Bali, ito mga karosa. Tapusin ko na po dito yung video natin. So, God bless po sa ating lahat. So, kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat po palagi. Paalam po muna.